Hey guys, I'm Architect Erica. Welcome or welcome back to my channel for today's video. Sobrang excited na naman ako kasi may bagong topic na naman tayong pag-uusapan dito sa channel ko, which is more about gold or alahas. So dito sa video natin is pag-uusapan natin kung bakit nga ba magandang mag-invest sa gold and ano yung magbibigay kong tips sa inyo in case man ito yung first time yung bibili ng gold. And lastly is saan nga ba maganda bumili ng gold or saan nga ba yung legit na tindahan ng gold para hindi rin kayo maloko katulad na nangyari sa akin. So if interesado ka malaman yung mga sagot dun sa mga tanong na yon, just continue watching. Natin is bakit nga ba magandang investment ang alahas or gold or ginto. And disclaimer lang guys, lahat ng sasabihin ko dito sa video na to is based lang to sa experience ko. Hindi po ako alahera and kaya ko lang din siya gustong i-share sa inyo para at least hindi nyo rin maranasan or para maiwasan nyo rin yung naging bad experience ko when it comes to investment sa gold. So if you're looking for a more deeper thought about sa gold or yung mga klase ng gold, I really suggest go and check out Miss Princess Mendoza kasi yung channel niya talaga is more about gold or alahas or diamond. First na pag-uusapan natin is bakit nga ba magandang investment ang gold? So number one is habang tumatagal is mas tumataas yung value niya. Like pre-pandemic guys, yung range lang ng gold noon is nasa 1,800 to 2,200 per gram. Pero ngayon kung titingnan niyo siya guys, ang price range na niya ngayon is nasa 2,700 to 3,000 pesos per gram. Pero eto guys, yung value ng gold, it really depends kasi everyday talaga nagbabago siya. Kung baga parang siyang US dollar, everyday hindi mo talaga alam yung exact rate niya kasi everyday nagbabago yung presyo niya. And in fairness naman, parang wala pa akong na-encounter na bumaba yung presyo ng gold kasi as day goes by, parang lalo nga siyang nagmamahal and lalong tumataas yung value niya. For example na lang is yung tennis bracelet ko guys. Binili ko to nung mga bandang February this year. So nabili ko lang to for 18,000 and then tinanong ko itong kailan lang kasi bumili ako ng last. Tinanong ko na yung value niya. Ang price na nito ngayon is nasa 40,000 to 50,000 pesos. So ganun kalaki yung tinaas na itong alahas ko. Kaya for me, maganda talaga siyang investment kasi yun nga, habang tumatagal is tumataas yung value niya. So, second reason is in case of emergency, ito yung magiging cash nyo kasi madali siyang isangla, madali rin siyang ibenta. And kapag ibebenta nyo rin siya or isasangla nyo rin siya, is maganda yung value niya since hindi nga bumabagsak yung presyo niya. Pwede mo rin siyang tubusan once na nakapag-ipon ka na, once na okay na yung budget mo, is pwede mo na siya ulit tubusin. Kumbaga, pwede siyang labas-pasok dun sa pawn shop and then at the same time, yung value niya hindi bumababa or hindi nagbabago. Pero depende pa rin yun, guys, ha, dun sa klase ng gold na meron kayo. Kasi syempre, iba't iba rin yung value ng gold. So, meron ding 10K, meron 14K, meron 18K, meron 24K. Tapos, meron pang tinatawag na Saudi gold, meron din tinatawag na Japan gold. So, yun yung mga doon nagbabase din yung presyo ng gold na meron kayo. Then, third reason is hindi kasi siya high maintenance. If katulad ko kayo na hindi maingat when it comes to bags, when it comes to shoes, gold is the best option if you're looking for a good investment. Hindi siya katulad ng mga shoes and ng mga bags na kailangan na sa proper storage siya kasi pag hindi nyo siya na-store ng maayos is may possibility na masira yung leather niya or yung quality niya. Especially yung mga luxury bags, hindi siya pwedeng maulanan, hindi siya pwedeng malagyan ng alcohol, hindi mo siya pwedeng ilapag kung saan-saan. Kasi nga, sensitive yung mga leather nila or yung quality nila. So, if katulad ko kayo na hindi maingat sa mga ganong bagay is, ang maganda talaga is yung alahas. Since ito, kahit everyday mo siya suotin, hindi siya masisira, kahit malagyan mo siya ng tubig, kahit mabuhusan mo siya ng alcohol, hindi nasisira yung quality niya. Katulad na lang na itong gamit ko, guys, yung paper clip bracelet ko. Ito guys, hindi ko na talaga siya hinuhubad. Lagi ko siyang kasama kapag naliligo ako. Kasi yun nga, hindi siya high maintenance. So, unlike sa mga bags, unlike sa mga shoes, ito, pwede nyo talaga siyang gamitin everyday. Pwede nyo siyang pangharabas. Fourth reason is, maganda siyang pamana, guys. Kasi hindi nga bumabagsak yung presyo ng gold. So, hindi nawawala yung value niya. Kumbaga, kahit ilang taon na abutin yung ginto nyo or yung alahas nyo, hindi bumabagsak yung presyo niya.
ganyan. Katulad na lang nung pamana sa akin ng mother ko, which is this one, itong hoop earrings na to. Ito guys, mas matanda pa to sa akin, pero kung kukumputin na kung magkano na yung value nito, mataas na yung presyo niya compared doon sa nabili siya ng mother ko. Ito, iniingatan ko talaga siya. Actually, pwede ko pa itong pamana din sa magiging anak ko kasi yung itsura niya talaga guys, hindi nagbago, as in ganun-ganun pa rin talaga. Hindi rin siya nalalaos. Pero in case man, halimbawa, hindi niya na nagustuhan yung itsura niya kasi katulad na to, alam niyo yung lumang-lumang klase na siya ng gold or jewelry, pwede mo siyang ipatunaw tapos magpapagawa ka ng panibagong design. Kumbaga, kahit anong gawin mo talaga is wala talagang matatapon. Unlike kasi sa mga bags guys, once na masira na yan or ma-damage na yan, pahirapan na paano mo siya mare-restore or paano mo siya pamumukhaing bago ulit. Hindi siya katulad nung sa mga gold is yun nga, kapag nagsawa ka, is pwede mo siyang ipatunaw tapos magpagawa ka ng panibagong design. So, ganun kagandang investment talaga. For me guys, I really recommend buying real gold instead dun sa mga fake ones, yung mga plated, tapos yung mga fancy bracelets. Though wala namang masama sa mga fancy accessories, there's nothing wrong with it. Pero parang sa akin kasi, mas okay na ipunin nyo na lang yung budget nyo. Katulad ko guys, ito, lesson learned lang din to sa akin. If familiar kayo sa Pandora, which is what I'm wearing right now, ito siya. If familiar kayo dito is, before kasi is I used to collect charms, as in lagi talaga akong bumibili ng charms. Like as you can see, punong-puno talaga siya. Then meron pa ako isa pang bracelet na bala ko pang punuin ulit ng charms. Pero hindi ko lang siya tinuloy. Kumbaga maganda lang talaga siya pero wala talaga siyang value. Hindi talaga siya okay na paggastusan kasi kung ito total nyo to guys, tong bracelet ko na to, malamang marami na akong alahas. Kasi usually yung isang charm, ang price range ng charm is yung pinakamababa, nagre-range siya ng 1,800 to 2,000 pesos. Depende pa yun sa design ha. Yung higher rate na ng charm na nabili ko is nasa 5,500. Isang pirasong charm. Ito think ilang piraso to, parang nasa 20 plus na ata yung charms ko. So imagine, di ba, kung kukumputin nyo siya guys, is maling investment siya kasi nga akala ko may value siya. So, sana pinambili ko na lang siya ng alahas. Malamang mas okay pa, mas marami pa siguro akong nabiling ginto at mas marami na siguro akong investment. So ayun, maling ano siya, maling paggagastos. So I really suggest kung ako kayo is better invest sa mga gold kasi at least doon tumataas talaga yung value. Ito kasi guys, wala talaga tong value. So sayang yung pera. Sobrang nanghihinayang talaga ako. Pinaplano ko rin siyang ibenta kasi napaisip din ako kapag binenta ko kasi siya, is talo ko kasi magkano ko siya nabili tapos magkano ko lang siya mabebenta. O di ba, talo ka na kaagad. Unlike sa mga gold kasi nabibili mo siya ng mura pero habang tumatagal, kapag gusto mo na siyang ibenta, mataas na yung value niya. Kumbaga nabawi mo na yung nagastos mo. Di ba? Yun yung tinatawag na magandang investment. Next topic naman natin is tips before buying gold or before buying yung alahas mo or yung investment mo. So, number one tip ko sa inyo is bago kayo bumili, kilalanin nyo muna yung pagbibilan nyo. Alamin nyo if legit talaga yung store nila or kung sa tao man kayo bibili, siguraduhin nyo na kilala nyo talaga or may good reviews talaga na legit gold yung binibenta niya. Especially ngayon, mostly ng transaction natin is online na. Para hindi rin kayo maloko katulad nung nangyari sa akin. Kasi nag-purchase ako ng alahas online kasi parang ni-refer siya sa akin. So ako naman nagtiwala. And then, nagbayad ako ng 12,000 para dun sa ring na yun. Kumbaga parang engagement ring kasi siya. Sa picture, kung titingnan siya is para siyang totoong diamonds. Pero nung na-receive ko siya guys, sobrang na-disappoint ako kasi hindi pala siya real diamonds. Though legit naman na white gold siya. Pero yun nga lang yung diamonds kasi hindi siya legit. Eto, okay naman yung itsura niya guys. Pero yung bato kasi na to, hindi yan legit na diamonds. Kukumpara ko sa inyo yung totoong bato na meron ako. So this one, ayan. Eto yung real diamonds. Comparing eto, sobrang layo nung kinap. Yung bato kasi na nandito guys, wala siyang value. As in, kasi nga, fake diamond siya. Inyo, itong nabili kong tool set na to, nabili ko lang siya ng 35,000. So, meron na siyang kasamang earrings, tsaka ito. And ayan, ganyan siya. O, di ba? Parang kung isipin nyo, ito 12,000, ito 35,000, tapos ang lalaki pa ng bato, tapos set pa siya. Mas worth it kumpara dito sa isang piraso na wala namang totoo except yung white gold. Di ba? Sayang, 12,000 din yun. Kung tutuusin, marami na akong mabibiling alahas sa 12,000. Ito, isang piraso lang siya, tapos fake pa yung mga bato. So, para maiwasan din yung nangyari sa akin, katulad niyan, nakipag-transact ako sa
tao and hindi ko siya kilala and naloko ko. So, para maiwasan niyo yung ganun, guys, is kung first time nyo lang din bibili, I really suggest go and check yung mga pawn shop. Kasi sa mga pawn shop, guys, is 100% guaranteed talaga kayo na legit and hindi kayo maloloko. Kasi syempre, pawn shop yun. Chine-check talaga nila yan kahit yung bato, yung grams, yung klase ng ginto, lahat yan chine-check nila. So, I really suggest kapag first time yung bibili, mas safe bumili sa mga pawn shop. Sample ka na dun is sa Cebuana. Katulad niyan, nanggaling ako ng Cebuana nung kailan lang. Pero, eto guys, pumunta ako dun sa isang store nila which is called Just Jewels. So, ito yung mga premium store nila na nakikita nyo sa mall. Pansinin nyo kasi sa mga mall, wala kayong makikita ang pawn shops kasi bawal daw yun. So, usually, nagre-rebrand sila, gumagamit sila ng ibang name. So, dito sa Just Jewels, guys, is most likely yung mga Sobasta dito is Sobasta, sa mga hindi pa nakakalam, Sobasta yung tawag sa mga alahas na sinangla tapos hindi na natubos. Yun yung tawag doon, yun yung term. So, usually yung mga nasa Just Jewels na alahas is, or yung mga Sobasta, is usually ito yung mga premium jewelries, or kumbaga ito yung more on diamonds na alahas. So, bumili ako doon nung kailan lang and ito yung itsura niya, guys, nung binili ko. So, bumili lang ako ng Rositas. Ayan siya, guys. So, set yung binili ko, meron na siyang earrings tapos meron din siyang ring na kasama. Yung price nito, guys, yung original price nito is 18,500 pero nabili ko lang siya ng 16,000 kasi naka-sale. Pero per gram pa rin yung basis nila, guys. Kumbaga tinimbang din to tapos dun binase yung presyo. And then ang maganda rin kasi sa kanila, guys, is talagang pinapakita nila sa inyo kung gaano ka-guaranteed na legit yung bato and legit yung gramo or yung talagang makukuha mong timbang. Kasi sa harapan mo mismo, papakita nila sa inyo, i-check talaga yung mga bato. Lahat ng bato talaga, guys, i-check nila. And at the same time, papakita rin nila sa inyo yung weight talaga. So, dito talaga, 100% guaranteed ka na hindi ka talaga maloloko. I really suggest go and check out yung mga pawn shops sa Buwana yan, si Just Jewel, sa mall. I really suggest it, lalo na kapag baguhan kayo sa pagbili ng alahas. And I also recommend buying Sobastas. Kasi, sa Sobastas kasi, guys, unique yung mga design ng mga jewelry pieces. Kung baga, parang hindi mo siya makikita sa mga ibang jewelry store na pasadya talaga usually yung mga Sobastas. Kaya, gustong-gustong bumibili ng Sobastas. For example na lang, actually yung tennis bracelet ko, guys, Sobasta talaga siya. Kaya yung price niya is 18,000 ko lang siya nabili. And ang original color nito is white gold talaga. Tapos pinalubog ko siya, pinagawa ko siyang yellow gold. Kasi may choice kayo, guys, actually. It's up to you kung gusto niyo siyang white gold or kung gusto mo siyang yellow gold. Papakita ko rin yung video sa inyo, guys, nung pag-process paano siya nagiging yellow gold tapos paano siya nagiging white gold. Kasi kahit ako first time ko makakita ng ganun, sobrang na-ellipse ako. Like parang, ah, ganun lang pala yun. Kaya pala, sinasabi nila halos same lang naman talaga yung value ng white gold tsaka ng yellow gold kasi kulay lang naman yung pinapalitan. It varies lang doon sa klase nga kung 14K siya, 18K, 24K. Doon nagbabase yung presyo tapos kung anong klase ng gold siya. Like kung Saudi gold ba siya, Japan gold, or whatsoever. So, doon talaga nagbabase. Hindi doon sa kulay. Ang maganda lang kasi sa yellow gold is pangmasa siya. Kumbaga mas fancy siya tingnan. Yung white gold hindi lang siya masyadong napapansin kasi akala ng iba is silver lang siya. Pero ito, guys, papakita ko sa inyo. Ito, white gold talaga to. Tapos, ito naman is silver. So, tingnan nyo yung difference. Sobrang layo nung kulay. Kumbaga, pagdating sa white gold, alam mo talagang iba yung kinang or iba yung pagkaputi niya. Unlike sa silver, alam mong silver talaga siya. Yung iba, hindi lang natitripan nga yung white gold. Kasi kapag hindi ka marunong tumingin ng alahas, akala mo silver lang siya. So, yun. Kaya hindi lahat may gusto ng white gold. Pero usually, ma-appreciate mo talaga yung white gold kapag tumatanda ka na. Lalo ako kasi yun nga. Parang mas elegante siyang tingnan, mas social. Parang mas malakas siyang makamadam kesa sa yellow gold. Kasi yung yellow gold, everywhere nakikita mo yan. Unlike sa white gold, bihira mo lang makita yung mga may suot na to. And usually, ang kasama talaga ng white gold is diamonds. So, yeah, yun lang yung topic natin for today. Actually, sobrang ikli lang na tong video na to kasi gusto ko lang naman ibigay sa inyo yung naging experience ko, like yung tips and guys, in case man na nagbabalak nga kayo mag-invest sa gold. And in case man na yun nga, naghanap kayo ng mga legit store and seller ng mga alas, ilalagay ko lahat yun sa description box para maiwasan yun na rin yung
maloko kayo online and para hindi na kayo mabudol ng kung sino-sino man. So yeah, lahat naman yun guys is recommendations lang. It's up to you pa rin kung magtitiwala kayo or hindi. Pero lahat naman nung isa-share ko dito is dito talaga ako bumibili ng mga alahas ko kasi yun, 100% sure and guaranteed na legit talaga sila. So yeah, yun lang yung video natin for today. Sana may natutunan kayo and sana nagustuhan niyo itong video na to. And if it do, don't forget to give this video a thumbs up. And of course, kung bago ka lang din dito sa channel ko, mag-subscribe ka na. I-click mo na rin yung bell button besides it. Para sa ganun, ma-notify ka every time na may bago akong upload. So that's it for today's video. Thank you guys for watching and I hope to see you guys again next time. Bye!